Good morning sa inyo lahat. Andito ako ngayon sa San Luis, that's sa barangay Pugo, that's sa town La Union, is a province. So, for English speaking out there, let me try to tell you something. What's going on in our barangay? This is the town where I was born, in Pugo, La Union. And I grew up here part-time. Some part of my life grew up in Baguio, but I used to still come down here in La Union and during vacation days. So let me tell you something. After how many years, like decades of not being here and not staying here, I was very young then. So hindi ko na-observe ang mga kaugalian dito sa amin, sa San Luis, sa Union. Ngayon, it's very funny. Tuturo ko, sasabihin ko sa inyo ang mga bagay-bagay na nakita ko na meron na nung kabataan ko, nung mga bata pa ako. Kaya lang, hindi ko lang napansin. Kasi, what do you call this? Bata pa nga, di ba? Pero ngayon, nandito napansin ko. Unang-una, halos lahat ng mga tao dito na kakilala ko na talagang kasama ko, mga ganyan, ay mahilig sa kape. So, like, 3 to 4 times a day, nagkakape sila. Kape sila ng umaga, kape ng tanghali, ng hapon, at kumisan pati sa gabi. Ngayon naman, anong klaseng kapeng iniinom nila? So, kung hindi 3-in-1, meron din yung mga pasosyal, mga brood, nag-brew-brew sila. At saka yung mga iba namang kape, yung mga pinapadala ng mga kamag-anak nila galing abroad. Isang tita ko, nakita ko brand ng Walmart, yung coffee niya. So, kahit 93 degrees, gaya kahapon, 93 degrees Fahrenheit, so that will be, I don't know, that will be like around 32 degrees Celsius. So, at 1 o'clock in the middle of the day na sobrang init, anong hinanap nila pagpunta nila dito sa bahay ng uncle ko na kung saan ako nakatira ngayon? Kape. Yes. At kahit na 3-in-1 na, yung iba nag-aasukal pa. Sabi nila, as tinanong ko yung isang pinsan ko, sabi ko, bakit gustong-gusto mo magkape? Kahit tanghaling tapat. Yung pinsan ko na yon, na kahit anong favor ang ask mo, it's okay, basta pakakapihin mo lang siya. Yun lang ang gusto niyang reward niya, is the kape. Sabi niya, sabi ko kasi, ang init-init. Sorry, itim ang kilikili ko. Uncut po tayo ngayon, ha? Raw, uncut video. So sabi ko, bakit ang hilig, kahit tanghaling dapat ang hilig-hilig mo sa kape? Sabi niya, pagkakape daw siya, di ba init, napapasok sa katawan, and then papawisan, and then he feels better. Yun ang akala nila. Ang hindi nila alam, caffeine na main components ng coffee is very addictive. So like 3 to 4 times a day in the middle of the heat, ibig sabihin they're so addicted to caffeine na kinakailangan nilang magkape for them to feel better. So that's an addiction, they don't know that. So that's one na napansin ko dito sa amin, sa aking pagbabalik barangay after how many decades. Pangalawa, kaya pala ng bata ko, kung meron kang distinct feature, yun ang ipapangalan nila sa'yo. Ulitin ko pa, this is not being prejudiced. Hindi yung pagiging prejudiced nila or pagiging, what's the other term? Hindi po sila nagiging prejudiced. It's just the culture
ng barangay na to, actually, ang barangay na to, tsaka yung kabilang barangay, kamag-anak yan, galing sa isang clan. So, yung itong culture na sasabihin ko sa inyo na pangalawa na ginagawa nila is nasa ano na talaga, nasa dugo na nananalay tayo ng mga taga dito. So, they're not being prejudiced. Ulitin ko po, it's just the style. So, number two, bibigyan ka nila ng bergas o yung pangalan. Depende kung ano yung most distinct feature mo o kaya yung nangyari sa buhay mo. So, for example, meron isang bata. Ang tawag nila sa kanya, Sangdo. So, Sangdo is the act na yung sinungay siya ng kalabaw. Di ba may sungay ang kalabaw, no? So, pag Sangdo sabi, o sinangdo ka ng kalabaw, ang ibig sabihin, sinungay siya ng kalabaw. So, yung batang ito na nasungay siya ng kalabaw dito sa bibig, so, nagkaroon na siya ng mark. So, sorry, I'm not being prejudiced. It's again, sorry po. Hindi ako tinatawanan yung nangyari sa bata. Ang tinatawanan ko, yung kultura namin dito na, I don't know kung masama o mabuti to. It's just, everybody's just accepting it. Ang tawag sa kanya, Sangdo. So again, I repeat, ang Sangdo, that's the act of pagsusungay ng kalabaw. So, sinungay, kumbaga, sinungay ng kalabaw. Yun. So ngayon, yung bata na nasungay ng kalabaw, instead na matanggal yung trauma niya sa pagkasungay, paano matatanggal kung laging pinapaalala sa kanya ng mga tao ang tawag sa kanya, Sangdo? Meron pa akong isang example na sabihin sa inyo. Sa example, yung may magkaaway daw. May magkaaway. So, mga lasing. So, nag-aaway itong dalawa. Ang ginawa ng isa, kinagat niya yung kalaban niya. So, ang pinangalan sa kanya, yung the most derogatory term ng pagkagat. Na hindi lang, dapat ang pinangalan sa, na lang sa kanya, kagat, ano? Hindi. Yung pinaka talaga, yung grabe, yung tinawag siya ngayon na kurab. Kurab is the act of pagkagat. Ng pagkain, kinurab. So, ngayon, yung... yung sorry kung example lang ito, ha? So yung pangalan tuloy sa kanya is Kurab. So meron naman, don't take any offense, ano, example lang naman ito. For example, yung isang nakapangasawa dito, dahil malaki yung bulas niya, matangkad, malaki. Basta malaki. Hindi naman mataba. Yung malaki lang talaga yung bulas. Pinalangalanan nila ng bullfrog. Eh, tinanggap naman ng tao eh. It's fine with it. But the funny thing is, okay na yun, ano, yung tao na nakapangasawa dito sa amin. The funny thing is, pati yung anak niya, pinangalanan ng Bullfrog Junior. That's my place. So ngayon, dati, kumbaga, naaasar ako pag... may nagsasabi sa akin sa social media, sa Facebook, ganon, sa mga comments, ganon. Ayun! Naglukmag kan! Sabi nila. Ibig sabihin nun, nako, napakataba mo na!
Ganon. Mula nung dumating ako dito, ganon pa rin ang sinasabi. Ay, my God, ang taba-taba mo. Ang taba-taba mo. Wala kang marinig ko din yung mga first time na makikita sa akin. Anong ginawa mo? Ba't ka nagkaganyan? Ganon, ganon. So, then naisip ko, sandali, kultura nga pala namin dito sa Pilipinas, sa Baryo. So, ngayon, natutunan ko na, like, why am I taking offense? Unang-una, totoo naman na mataba ko. Pangalawa, dahil sa kultura na, they don't mean bad. Hindi naman masama yung purpose nila, yung ganun lang talaga yung mga tao dito na kung ano yung nakikita nila, sinasabi nila, that's it. Walang political awareness, walang sensitivity sa mga taong pinapangalanan nila o mga pambubuska nila. No. Because for them, that's not offensive. It kind of like, kung may makita ka rin sa kanila at tawagin mo rin sila sa kung ano nakita mo, they'll be fine. So, alam niyo, yun ang kagandahan dito sa amin. So, for example, may nakita kang iika-ika, ang pangalan, ika. Ganon, mga ganon ba? Kasi nga naman, iika-ika nga naman. So, yung nag-umpisa ng pagtawag na yon, katutuwa lang kasi, nag-i-stick yung pangalan. So, may nagpangalan na isa, for some reason, kumalat na. Okay, doon tayo sa number 3. Number 3 na kinaugalian na dito sa amin is maraming marites. Kahit yung mga taong hindi mo nakikita sa kalsada is very very ano ba yung tawag doon? Alam na alam nila yung latest. Alam na alam nila kung ano yung mga chismis. Marami pa nga yung kahit mga nasa Italy, mga nasa Hong Kong, Singapore, o kahit saang lugar ng mundo, ay mabilis din silang makatanggap kung anong balita nangyayari dito sa baryo. Napakalit ng baryo namin, pero buhay na buhay ang mga marites. Yun. So, at kung minsan, marami yung mga hindi naaayos dahil sa chismis. Minsan may mga pangalan na nasisira dahil sa chismis. Minsan may mga pamilya na nasisira ng dahil sa chismis. Dito, sa baryo namin, nagtra-tribes ang mga marites sa pagmamarites. So, yun. Ano pa ba? Okay. Pang-apat, ito ang kagandahan dito sa amin. No? Kapag ang isang bahay, dahil sa pagiging marites ng mga tawa, hindi ka pwedeng magnakaw pag taga dito ka sa amin. Kasi, meron at meron makakakita na ikaw at ikaw ang nagnakaw. Ang mangyayari, pupunta na lang yung mga tao sa bahay mo at kukunin yung ninakaw mo. Dahil alam nila kung sino. Walang mga CCTV. Human CCTV po ang meron dito sa amin. Okay. Nagkakape po ako pero hindi pa po ako addict. Once a day lang magkape. So yun. O di ba nakakatawa tumira dito? Pang-ilan na tayo? Pang-apat. Mabagal ang galawan dito. Yan sa pang-apat. For example, may kausap kang tao. Sasabihin mo, nag-uusap kayo ah. For example, kuya, lagarihin mo nga yung... Ang trabaho nun, naglalagari, for example ah. Kuya, lagarihin mo nga yung tatlong puno doon kasi patay ng puno. Para pag malakas ang ulan, okay, mahangin, hindi matutumba at walang madidiskrasya. Oo, sige, sabi niya. Bukas ng hapon, gagawin ko. Sabi niya.
O siya, ito nang bayad mo kuya since gagawin mo na bukas ng hapon. Okay. Ganda ng usapan nyo ha. Bukas ng hapon, wala yung tao yun. Hindi naman sa hindi niya gagawin. Kagaya nga lang sabi ng kapatid ko, yung may isa siyang taong kausap tungkol sa tubig, isang buwan bago nagawa yung kanya. So ngayon, dahil grabe yung pangangailangan na yun at kinakailangan talagang matumbay yung mga kahoy na yun kasi let's say for example, gagawin na yung pagpapatayo ng bahay ko, no? alam niyang napaka-importante yun. Pero hindi siya dumating ng usapan namin. And then the next day, bakit wala pa yung kausap natin? Binili na namin yung mga kailangan niya. Naghinanap ng uncle ko, nandoon sa isang bahay ng tsuhin ko. Wala, uupo-upo lang doon. Kukuya-kuya-koy. Oh, isa pa yun. Pag ikay kukuya-kuya-koy, may magpapangalan sa iyo ng kuya-koy. Ganon yun. Ganon dito sa amin. So, yun yun. O, diba? Ang gaganda ng mga character traits dito sa amin sa San Luis, diba? Pero ito naman ang kagandahan dito. Masisipag ang mga tao dito. Super, super sipag. Nung tinanong ko sa isa sa mga anong tawag doon? Yung anong kagawad. Isa sa mga kagawad yung sa sa isang sityo o isang part ng barangay namin pero doon. Nandun sila sa may paanan ng bundok. Maraming tao doon eh. Actually, naglakad na rin ako doon. Talagang maraming mga bahay doon. At yung buong sector na yon, nung tinanong ko sa kanya ang listahan ng indigents, 8 lang yung naibigay niya. At actually, nung nagpunta ako doon sa lugar na yon, ang mga bahay lahat sementado. So, ito ang isa rin na napakagandang trait ng mga tao dito. Talagang masisipag at ang inuuna nila is are two things. Isa, ang pag-aaral at pangalawa, ang pagpapagawa ng kanilang bahay. So, unti-untihin nila yan. Let's say for example, time ng gabi, no? So, tatanim sila o kaya magha-harvest ng gabi. Kung ano yung kikitain nila na kahit maliit yan, magsiset aside sila para sa parts ng bahay o kaya anong tawag doon yung mga materials na pagpapagawa ng bahay. Ganun ang ganun ginagawa nila. Kaya in few years, simentado na yung bahay nila. Hindi dahil sa sila'y mayaman o hindi dahil sa may taga-abroad na nagbibigay ng kanilang... Ay, nagbibideo ako! Lakas-lakas ang boses nyo! Madidinig kayo dito. So, ang tawag yun? Isa yun na trait ng mga taga dito sa amin, yung talagang masisipag. Hindi mo pwedeng tawaran yung kasipagan ng mga taga dito sa amin. Yun. Kahit maraming marites, kahit bibigyan kanila ng pangalan, kahit kape sila ng kape, 3 to 4 times a day. Pero at the end of the day, super, super ang sipag ng mga taga dito. Ay, nako. Mabagal nga lang yung pagkilos, ganon. Pero huwag ka, mabibigla ka na lang. Yung mga bahay nila, tapos na. Isa ng konkreto. So, yun. So, yun sa mga napansin ko dito sa amin. At, pag ikaw ay politiko, alam na this. Para lang sa ibang parte ng Pilipinas, ang isang politiko dito, hawak ng mga voters. So, kung gusto mong ayaw mong matalo sa susunod na eleksyon, try mo na wag gawin ang kontra sa isang voter. Kasi for example, 6 sila doon nag-vote sa isang bahay.
Abay, huwag mong pasasakitan ng isa sa kanila. Dahil hindi ka na ibuboto next year. O kaya next election. So, doon naman pakapasok yung pagiging isang magaling na politiko o politika ng barangay, kasi kung paano niya ipapasok o ipapagawa yung dapat na sundin ng isang mamamayan dito sa baryo, sundin ang batas ng barangay, kung paano rin niya ipapagawa yon na hindi ma-offend yung mga constituents. Ganon. So, isa rin yon na isa sa mga kultura dito sa amin na napansin ko. Okay. Pero, nandun pa rin, ito yung pinaka-basic. Magtatapos na tayo dito kasi masyado ng mahabang ating video. Do, marami pa. Pero ito isa sa pinaka-basic na hindi nawala dito sa aming baryo. Yung tinatawag na espiritu ng bayanihan. Andun pa rin yung, hindi naman sa nakikimiron sila or kahit nakikimiron lang sila. Pero, tutulong sila. For example, kinakailangan mo ng nandun ka, may kinakailangan kang gawin. Kagaya nung bumili ako ng bahay kubo, no? So yung pinagbilhan ko, meron siyang dalang siguro mga 16 na tao ganon na nagbuhat. Ngayon, yung mga taga dito sa amin na nakakita nung binubuhat nila yon, kung hindi mo na kinakailangan sabihan yan, automatic yan, nagsilabasan sa kanilang mga bahay at tumulong. At iyon ang isang kultura na napansin ko na hindi nawala, na despite of social media na, lahat na halos ng bahay dito, merong wifi, internet, at ayun nga, ilan lang ang matatawag na indigence, pero hindi pa rin nawawala yung bayanihan. So, at my conclusion, pipiliin ko pa bang tumira dito despite of yung mga some negatives? Yes. Pipiliin ko pa rin pong tumira dito sa amin. Na kahit maraming chismosa na nakakasira ng pamilya, mas marami pa rin ang hindi chismosa, kumbaga. Yung pagbabayanihan, nandun pa rin. Na kahit tatawagin kang mataba, okay lang kasi totoo naman na mataba ka. Hindi ka naman tatawagin na mataba kung payat ka. Kung ano lang yung nakita nilang katotohanan sa'yo, yun ang ipapangalan sa'yo. So yun nga lang, naawa nga lang ako sa bata na tinatawag nilang sangdo. Anyway, maraming salamat sa inyong panonood. Please like the video. And please subscribe po and hit that notification bell. Medyo busy lang po tayo, but we will go back to our routine very soon. Thank you. Bye-bye.